Katrina, ano-ano ang mga nilagdaang kasunduan dyan sa Brunei? Bernadette, mga kasunduan sa larangan ng agrikultura, food security, maritime cooperation at turismo ang nilagdaan ng Pilipinas at Brunei sa unang araw ng state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa Brunei. Paglapag sa Bandar Seri Begawan bandang alas 10 ng umaga, dumiretso na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Istana Nurul Iman, ang opisyal na palasyo at tahanan ni Sultan Hassan al-Bolkiah, para saksihan nila ang paglagda sa apat na kasunduan, kabilang na ang pagpapalakas ng maritime cooperation sa pagitan ng dalawang bansa sa pamamagitan ng skills training at information sharing. Ang pagpapalakas ng promosyon ng turismo ng dalawang bansa, lalo na sa larangan ng halal at medical tourism. Ang paniniguro na may sapat na pagkain ang Pilipinas at Brunei. At ang pagpapadali sa pagtanggap ng mga requirements para sa mga marinong Pilipino at Bruneian. Bago lumipad kaninang umaga, sinabi ng Pangulo na mahalaga ang relasyon ng dalawang bansa. Brunei has continuously been a reliable partner of the Philippines, and our countries have enjoyed extremely friendly relations since we established relations 40 years ago. We must now deepen the bonds of friendship between our two countries. Sa ngayon ay hindi pa inilalabas ng Malacanang ang detalye ng mga naturang kasunduan, pero sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel na nagpapatulong ang Pilipinas sa Brunei upang makakuha ng halal certificates at mapag-aralan ang ilang makabagong teknik sa aquaculture. When I visited, we visited one of their newest aquaculture farm. It's an eye-opener and we want them to learn from them. Ayon sa 2023 Global Wealth Report ng Credit Suisse, ang Brunei ay ang 11th pinakamayaman na bansa sa mundo. Mahigit kalahati ng ekonomiya ng Brunei ay nakaangkla sa industriya ng langis. Ang Brunei ang 3rd pinakamalaking producer ng langis sa Southeast Asia at ang 4th na pinakamalaking producer ng liquefied natural gas sa buong mundo. Layo ng Brunei na makahanap ng ibang pagmumulan ng kanilang kinikita. Kaya si Pangulong Marcos planong kumbinsihin ang mga taga-Brunei na mamuhunan sa Pilipinas para dumami pa ang trabaho sa bansa. One of the promises I made when I first took my oath as president was to create more jobs in the Philippines so that working abroad will only become a career choice. Sa kanyang pulong naman sa mga Pilipino dito sa Brunei, pinuri ng Pangulo ang kanilang kontribusyon sa ekonomiya ng bansa. Lalo na't base sa tala ng Bangko Sentral ng Pilipinas noong 2023, ay pumalo sa $28.53 million ang remittances ng mga OFW mula sa Brunei. Sa kabila nito, hinimok pa rin ng Pangulo ang mga Pinoy na nagtatrabaho sa ibang bansa na umuwi sa Pilipinas at doon na manirahan. Things are looking up for the economy. Bukod sa mga remittances na nanggagaling sa inyo, sa ating mga OFW, I also encourage all of you to someday to return and invest and set up your own business at home and in the Philippines. Bernadette, kaninang umaga bago siya tumulak papunta dito sa Brunei ay nabanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nais niyang talakayin ang isang defense cooperation deal kay Sultan Hassan al-Bolkiah. Ngunit sa ngayon ay hindi pa nagbibigay ang mga opisyal ng mga detalye kung ano-ano ang napag-usapan doon sa kanilang closed-door meeting kanina. Samantala, sa loob ng kalahating oras ay inaasahang magsisimula na ang naturang state banquet na hinanda ng Brunei para kay Pangulong Marcos at sa iba pang opisyal ng Pilipinas na nandito ngayon. Bukas naman ay inaasahang dadalo si Pangulong Marcos Jr. sa isang business forum dito sa kapital ng Brunei bago siya tuluyang tumulak sa Singapore, kung saan lalahok naman siya sa Shangri-La Dialogue. Bernadette. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend sa bago nitong oras alas 5:30 ng hapon.